Let us pray. O dear Heavenly Father, we acknowledge that you are the Lord of the Sabbath, and being the Lord means you are the King of the Sabbath. And when you are the King, meaning to say, we are your servants, and we serve you gladly in this Sabbath morning and Sabbath whole day. Help us, dear Father, to really call Sabbath a delight. Because once we call it Sabbath, once we call it as a delight, a day that is pleasing unto you, you will really make us experience so much delight. That's according to your word. And you will allow us to soar to the heights of glory and enjoy your presence. Hinihiling po namin, Panginoon, na ang inyong presensya ang siyang kumilos ng makapangyarihan sa aming kalagitnaan, ang mga malamig na puso ay paalabin po ninyo, O Diyos, ang mga saradong isipan at puso ay buksan po ninyo, Panginoon, ang mga nagmamataas ay magpapakumbaba sa inyong harapan sa araw na ito. In other words, we pray for the salvation of souls today. And help your servants in proclaiming the gospel. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa chapter 10 ng ating Confession of Faith. Naumpisahan na po natin ito noong nakaraan, pero hindi po natin natapos dahil sadya naman talagang napakahaba noong nitong paragraph 1 ng chapter 10 ng ating Confession of Faith. Ang sabi po dito, ang mga itinalaga ng Diyos sa buhay. So we opened up Acts chapter 13 verse 48 last time, and there we learned that those who are saved have already been appointed by God or foreordained by God unto salvation. So we are talking about predestination. Kahit sa Romans chapter 8 verse 28 to 30, malinaw na yung passage na yan ay hindi po nag-a-apply sa lahat ng mga tao sa buong mundo, kundi yaong mga itinalaga lamang sa buhay na walang hanggan. Yung mga predestined by God even before the foundation of the world, Ephesians chapter 1 verse 4, sila yung sa takdang panahon. So, nangyayari in history, the choice took place in eternity past, even before the foundation of the world, but the realization of predestination happens in history. Sa takdang panahon ay mabisang tinatawag. So, ito na po yung effectual calling. Sa takdang panahon ay mabisang tinatawag sa pamamagitan ng kaniyang salita. Wala pong kaligtasan, wala pong pagsasakatuparan sa pagtawag ng Panginoon sa kanino man na hiwalay sa salita ng Diyos. Sapagkat malinaw po ang sinasabi sa Biblia that faith comes from hearing and hearing by the Word of God. That is why we preach the gospel. Because we do not know who the elect people are. Hindi natin alam kung sino yung elect. Pero malalaman natin kung i-employ natin ang Word of God. Kasi kung sino man yung tumindig at tumugon sa pangangaral ng salita ng Diyos, sila yung malinaw na elect. Again, hindi po natin alam kung sino yung mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. Wala naman pong mga tattoo sa kanilang noo na nagsasabing sila ay elect, but we will be able to detect kinalaunan if we employ the proclamation of the Word of God. It's not even activeness in church activities that determine that they are elect. It's not even their consistency in church attendance, but it is their response to the gospel proclaimed unto them. Okay, so ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita
Pero katulad ng sinasabi sa natin palagi, hindi po tayo nagtitiwala sa preaching per se. Hindi po. Maaring mag-preach tayo ng 1,000 sermon sa iisang tao, paulit-ulit na pinapaliwanag natin sa kaniyang ebanghelyo. Subalit, kung hindi bubuksan ng Panginoon ang kaniyang isipan, kung hindi siya bigyan ng Panginoon ng bagong puso, kung hindi gisingin ng Panginoon ang kanyang patay na kaluluwa, siya ay mananatiling bulag, mananatiling patay sa kaniyang kasalanan. Kaya hindi po natin pwedeng ipaghiwalay ang employment of the preaching of the Word of God and the necessity of the Holy Spirit's exclusive work in converting the soul of an individual. Kaya nga sinasabi dito, sa pamamagitan ng kanyang salita, but preachers will certainly do very well that as he preaches, he trusts solely in the converting power of the Holy Spirit. Okay. So, hindi po ito hiwalay sa pagkilos ng banal na Espiritu, because only the Spirit of God gives life to dead souls. Okay, patuloy po tayo. Dito po tayo nagwakas last Sunday. Patuloy po tayo ngayon. Tinatawag niya sila mula sa dating kalagayan ng kasalanan at kamatayan tungo sa biyaya ng biyaya at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo. So there is what we call from point A to point B. Diba sa mathematics, sa algebra, or sa distance formula, meron pong tinatawag na point A papunta sa point B. Lahat, kahit sa physics, alam po natin ang distinction ng point A to point B. Ang mga tanawin sa point A ay iba ang tanawin. Totally different mula sa tanawin sa point B. Ang Dasmariñas ay iba kaysa Tagaytay. If point A is Dasmariñas and point B is Tagaytay, ang mga matutunghaya natin sa Dasmariñas ay iba sa matutunghaya natin sa ating patutunguhan. Imposible na walang difference. So, kung ang Dasmariñas, this is just hypothetical, kung ang Dasmariñas ay pugad ng kasamaan at kadiliman, at ang Tagaytay ay pugad ng katuwiran, there is a difference. If you are geographically here, meaning to say, you are surrounded by unrighteousness and you are surrounded by people, and it could be that you are participating in their deeds. But if you transfer from Dasmariñas to Tagaytay, meaning to say, you will no longer live like Dasmariñeños, though this is just an example. And it is a totally different world. Ganun din sa mga taong tinawag ng ating Panginoon. Meron pong point A hanggang sa point B. At ang sinasabi po ng Book of Colossians ay mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Okay, Romans chapter 8 verse 2. Romans chapter 8 verse 2. Meron pong dating kalagayan. Kaya sa mga kaibigan natin na nanonood at nakikinig ngayon, kung sinasabi mong ikaw ay Christian pero ang mundo mo at saka mundo ngayon ay wala talagang lantaran na ebidensya na meron ngang point A hanggang sa point B na nangyayari, ay hindi ka tunay na Christian. Hindi ka tunay na Christian. Romans chapter 8 verse 2. Ang sabi po dito, Romans chapter 8 verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So there is freedom from the dominion of darkness, from the dominion of sin and death. Meron pong freedom. Again, 1 Corinthians chapter 1 verse 9.
1 Corinthians chapter 1 verse 9. And it's really very explicitly stated here. Sabi po dito, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo. So there is point A to point B. Tungo sa pakikisama ng kanyang anak. So before you did not have fellowship with his son, but now you have fellowship with his son. So there was point A to point B. Tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. And this is really literally true. We did not have any dealing with the Lord Jesus Christ before. We avoided him, we shunned him. And though we claimed to be believers in the Lord Jesus Christ before, but the Jesus that we believed is not consonant with the Jesus of the Bible. It was the Jesus Christ of our imagination, but not the Jesus Christ of the Bible. But now we have the fellowship of the true Jesus of the Bible. Okay? Ephesians chapter 2, verses 1 hanggang sa 6. And in this classic verse describing the conversion of souls, there is a shift or a change from one condition to another. What was the first condition? The first condition is spiritual death. The second condition now is spiritual life. Ito po, there is really a clear distinction between point A and point B. Sabi po dito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Point A, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng salibutang ito. Explanation of the point A. Ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. This refers to Satan. So point A, nang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Marami pa ngayon ang nananatili sa point A. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan gaya naman ng mga iba. And if you will read Titus chapter 3, we were hateful and hating one another. Mga katutubong anak ng kapuutan. Napupuot sila sa atin, napupuot din tayo sa kanila. So, hating one another. That's point A. That's point A of our journey. Point A. There's a clear distinction from point A to point B. But now, verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. So, hinighlight po dito yung awa ng Panginoon kasi hindi naman talaga obligado ang Diyos na iligtas tayo. Di po ba? Hindi obligado ang Diyos. He could have left us in the hardness of our hearts. After all, when He punished us, or when He could have punished us, it was just right and proper. Sapagkat tayo po ay sumalangsang or nagrebelde sa Kanya. We were rebels. Kaya kung talagang nalugmok tayo sa ating kasalanan at hinatulan tayo ng Diyos, it was perfectly just of God to do so. Now, the fact that He transferred us from the kingdom of darkness to the kingdom of light, point A to point B, it's all because of His mercy and grace and love, unconditional love. Iyon sinasabi sa verse 4. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway. Point A. Binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Point B. So there is an obvious transference from point A to point B.
at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Of course, kayo ay nakaupo dito sa Salitran Covenant Bible Church building. But in the sight of God, it's already a done deal. You are already glorified, past tense, if you are believers in the Lord Jesus Christ. You are already seated with Christ in the heavenly places. Hindi pa ito nangyayari in actual, but in God's sight, it is already a done deal. There could be no more twisting. You have now passed from death to life, from point A to point B. Yun po ang sinasabi sa atin. Tinawag niya sila mula sa dating kalagayan ng kasalanan, point A, at kamatayan tungo sa biyaya at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang kanilang isipan ay binigyan ng espiritual na kaliwanagan at silang iniligtas ay nakauunawa na ng mga bagay ng Diyos. So there's a clear distinction from point A to point B. Sa point A, ang nakikita nila ay ang mga bagay lamang dito sa mundo. They do not understand the spiritual implications of things at all. Ang kanilang nakikita lamang ay ang mga bagay dito sa mundo. Hindi nila nakikita ang spiritual. Pero noong tinawag sila ng Panginoon, nabuksan ang kanilang mga bulag na mga mata at nakita na nila ang espiritual. Acts chapter 26 verse 18. Acts chapter 26 verse 18. Dati ay bulag, hindi talaga nakakakita. Tulad noong dati pa akong nandun sa First United Methodist Church sa Iligan, for two years, bumibili ako palagi sa tindahan, araw-araw yun. Sino nga ba yung retired teacher doon sa malapit sa Domski? Florisca? Florisca? Retired teacher, 81 years old na. May mga teachers noong araw talagang matatalino. Halatang-halatang nag-i-English, pinag-i-Englishan yung customer, 80 plus years old na. Tapos, after 2 years, saka pala nakipag-usap sa akin yung tindira. Ano pala ang relihiyon mo? Sabi ko, Methodist, Christian. Bakit iba yung relihiyon ninyo? Sabi ko, ito lang masasabi ko ha, hindi naman tayo ang nagliligtas sa ating sarili dahil makasalanan tayo. Wala tayong kapangyarihan upang iligtas ang ating sarili. Si Kristo lang ang nagliligtas. Tawa siya ng tawa. Talagang pinagtatawanan niya yung sinabi ko na hindi tayo ang nagliligtas sa ating sarili, kundi si Jesus lamang ang nagliligtas. Tawa ng tawa, pati yung teacher. Talagang galit na galit. Galit na galit. Paano yan? Kung ikaw ay lumubog yung barko na sinasakyan mo, tapos hindi ka lalangoy, tingnan mo yung logic nila, yung illustration nila, physical pa rin. Hanggang sa buhay lamang dito sa mundo, hindi ka lalangoy. Kasi ang Diyos ang nagliligtas, so wala kang effort na gagawin. In-explain, in-echo nung retired teacher, in English lang niya yung sinabi nung tindira. Wala kang gagawin? Sabi ko, ibang kaligtasan naman pinag-uusapan natin, yung kaligtasan na sinasabi ninyo, physical yon. Katawan natin dito sa mundo, physical na kaligtasan. Siyempre, pagdating sa physical na kaligtasan, kailangan kang lumangoy. Pero sa paglangoy mo, makakasigurado ka na aabot ka sa dalampasigan. You still call upon the Lord for strength and help. Pero hindi po kasi yan ang kaligtasan na pinag-uusapan natin. Kasi kahit ikaw ay lumangoy ng lumangoy, kung nakagat ka ng pating dyan, at kung talagang hindi nakayanan ang katawan mo, mamamatay ka pa rin. Ngayon, saan pupunta ang kaluluwa mo? Sino ang magliligtas sa kaluluwa mo mula sa impyerno? Hindi nila masagot. At dinadaan na lang sa galit. Kasi yung mga taong iyon ay ang nakikita ay ang physical.
ang nakakita ay physical. Meron din nagsasabing, Bible lang kayo, Bible. Kami, meron kaming cross eh. Cross na sinasabi, Bible lang kayo. O sige, merong malaking cross, yari sa Kawayan. Kayo, magbitbit kayo ng isang sakong Bible. Kung malunod yung barko, bakit barko palagi yung illustration nila? Kung lumubog yung barko, sige, sakyan ninyo yung Biblia na puro papel. At ako ay sasakay sa cross na yari sa dalawang kawayan na pinaganon. Sino ang maliligtas sa atin? So again, ang kaligtasan na tinutukoy ninyo, physical. Physical. Kaya, nagsasabit kayo ng cross sa mga... by the way, yung cross na sinasabi mo ay hindi naman talaga totoo. Kung lumubog ng barko, makakakuha ka pa ng cross na kawayan. Hindi ka rin maliligtas ng cross na maliit na sinasabit sa leeg mo. Puro physical lang ang nakikita. Hindi talaga nakikita ang spiritual. Ang kaligtasan na pinag-uusapan natin dito ay hindi ang physical na kaligtasan, kundi ang spiritual na kaligtasan. But the unbelievers, the spiritually dead person can never see the spiritual angle of everything. Ang kanilang nakikita lamang ay ang mga bagay dito sa mundo. Para silang manok. Wala nang ibang nakikita kundi yung pagkain na kanilang tinutuka. Hindi sila tumitingala at makita nila ang Diyos na nasa puro ano lang, mga bagay dito sa mundo. Acts chapter 26 verse 18, ang sabi dito, upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang nakikita lamang nila sa kanilang LGBT right is dito ako happy, dito ako masaya, this is my right. Yun ang nakikita nila. Hindi nila nakikita na kaya ka nagkaganyan, it's because you are controlled by Satan. At kung merong liberal na makakapanood sa ating video, ma-headline na yan sa balita, Filipino pastor calls LGBT people as demon-possessed. Yun ang magiging headline. Na-anticipate na natin yan. Kasi hindi nila nakikita ang mga spiritual na anggulo. It's in being enslaved by Satan. Enslaved by sin. Kaya ginagawa ang kasalanan. 1 Corinthians chapter 2, verse 10. 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So when the Holy Spirit works in our heart, we are now able to see the deep things of God by the working of the Holy Spirit. Verse 12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Isang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos ay nagbukas na sa ating puso at isipan ay nalalaman na natin na ang kaligtasan ay walang bayad. By native, by instinct. Ang physical na understanding ng mga bagay-bagay ay maangkin natin ang isang bagay kung ating binili at pinaghirapan. Diba? Yun ang instinct. Yun naman talaga ang instinct understanding sa kalakaran dito sa mundo. Mapapasayo ang isang bagay kung pinaghirapan mo.
pinag-ipunan mo, binili mo. Kung meron mang nagbigay sa'yo, hindi natin nakikita yung kindness nung nagbigay, kundi ang nakikita natin, deserving naman tayong bigyan. Diba? That's the, ano? That's really the mentality of the world. That's the wisdom of the world. But when the Lord opens our eyes and our hearts, all of the sense of entitlement will disappear. Whatever we have received from the Lord is entirely based on God's grace and mercy, whether it is physical or spiritual. Most of all, spiritual. Mawala na po yung sense of entitlement. Yes, magsusumikap tayo para ma-promote tayo sa ating trabaho. Kaya nga tayo nag-aaral ng PhD at masteral. Para ma-promote, pinagsikapan natin. But it's everything is by God's grace. Kausap ko nung nakaraan, paano niya nakuha yung kanyang permanent item sa isang university. Kasi nga, deserving naman talaga ako. Nakita naman talaga nila na deserving akong makatanggap ng item na ito. Kaya yun na lang din ang iniisip ko. Kahit meron pang mga nauna sa akin, pero tinitingnan ko na lang ang worth ko, na deserving talaga ako dito. Now, sana po wala pong Christian na mag-iisip ng ganun, ha? Na yung mga sense of entitlement. Everything that we have is totally based on God's mercy. And God's mercy alone, whether temporal or spiritual. Ngayon, kung kumilos ng banal na Espiritu, nalalaman na natin ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa atin ng Diyos. Yun ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12. Sense of entitlement will totally disappear. Ephesians chapter 1, verse 17 to 18. Ephesians chapter 1, verse 17 to 18. Upang ang Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Ama ng Kaluwalhatian ay magkaloob sa inyo ng Espiritu ng Karunungan at ng Pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kaniyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kaniyang pamana sa mga banal. How does a believer accept the reality of death in compare to the unbeliever? Ang unbeliever, kung merong isang taong mamatay, ang bukang bibig niyan ay, bakit? Gone too soon. Marami pa sanang mga pangharap na kailangang abutin. Yun lang nakikita nila, parang naglaho na ang lahat-lahat. But we know for a fact na kung ang mahal natin sa buhay na mananampalataya ay kinuha ng Diyos, whether abruptly or sa kanyang old age, ano ang sasabihin natin? He is now in a much better place. To be absent from the body is to be present with the Lord. He is now free from sin at last. Nakikita natin. We go beyond what we see in the physical realm. We know for a fact that after death is judgment. And because in the judgment, the Lord will see in us as being judged already in Jesus Christ. Dahil si Kristo po ang nahatulan. Instead na sa atin, alam po natin na ang language ng Panginoon is welcome, my true and faithful servant. Welcome to, ano po? Well done, good and faithful servant. Welcome to my rest. Nakikita natin yun. Nakikita natin yun. Hindi po tayo napagtaklupan ng langit at lupa sa mga bagay-bagay. Yes, there is pain. Hindi po tayo mga denial people na hindi nakakaramdam ng sakit at kalungkutan. Yes, we see all of them. But we see beyond that. We do not stop at that. We see the Lord Jesus Christ seated upon His throne, welcoming His good and faithful servant into His bosom. Okay, next. Inalis niya ang kanilang pusong bato
At binibigyan sila ng pusong laman. Dahil sa kasikatan ng sumikat yung awit ni ano eh, ni Alon dati na entitled Pusong Bato. At kung pag-aralan mo yung context ng song, eh talagang walang awa yung kanyang iniirog. Pusong bato talaga, walang awa. Unmoved. Akala daw niya isang langit, yun pala'y sakit ng ulo. Talagang walang awa. Eh kung song din ni Didi Treyes na tila kahoy din ang puso mo giliw, di tinatablan ng awa sa akin, parang mulawin giliw ang puso mo, di pinansin ang kalimutan ko. Walang nakakabit. Ah, okay. Di pinansin ang agos ng luha ko. Oh, natandaan ko na eh. Di nila, tila kahoy din ang puso mo giliw. Di tinatabla ng awa sa akin. Parang mulawin giliw ang puso mo. Di pinansin ang agos ng luha ko. Oo, yun. Ang ibig sabihin ng pusong bato ay talagang walang awa, walang damdamin. It's totally apathetic. It's totally apathetic. Eh dati, hindi natin nakikita that we have offended God sa ating paglabag sa kanyang utos. Ang nakikita natin, na-hurt natin ang ating ano, kaya nga kumikilos yung konsensya natin, may nabitiwan tayong sakit na pananalita for conscience sake and it hurts somebody, kaya medyo nanlumo tayo, pero hindi talaga nakita ng isang tao na every time that he commits sin, he's offending God. Hindi niya nakikita yung anggulo na yun. Pero ang taong binigyan ng pusong laman ng Panginoon at tinanggal ang pusong bato, nakikita na nila na ang kasalanan is a direct assault against God. Yun ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Next sentence, sabi dito, binabago niya ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Pinagnanais niya sila na hanapin ang mabuti. Makapangyarihang inilalapit niya sila kay Jesucristo. So there is a radical change of the will. There is a radical change of the will. Alam po natin, yung mga lasinggo at mga drug addicts ay nagkakaroon lang yan sila ng delusyon. Pwede ko namang baguhin ang sarili ko anytime I want to. Pwede ko namang tigilan yan anytime I want to. Yun ang mukhang bibig. Ilang beses, ilang addict na po ang aking na narinig na nagsasabi ng ganyan. Madali lang namang madali lang namang huminto sa bisyo kung kailan mo gusto. But we know that addiction is not that easy to eradicate. It's not that easy to eradicate. Kape nga lang ay nahihirapan kang tanggalin yan sa sistema mo. Shabu pa kaya at alak. I mean, it's so soft drinks pa nga lang. It's so arrogant of a person to think that he can change anytime. No, we cannot change anytime we want to. We need the power of the Holy Spirit. Binabago niya ang ating kalooban. Merong radical change of direction. Meron pong isang song na napaka-honest pero walang solusyon. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Napaka-honest pero walang solusyon. The gospel has a solution. Real change, real conversion, the radical change of the will
comes from the mighty working of the Holy Spirit in us. He works in us to will and to do according to His good pleasure. Nasa Philippians chapter 2 po yan. Verse 13. Okay? Inutusan tayo sa verse 12, work out your salvation with fear and trembling. Pero sa verse 13, for it is God who works in you to will and to do according to His good pleasure. Okay? And panghuling sentence, kung magkagayon, kusa silang lumalapit dahil sa pagbabago ng kanilang kalooban sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Kusa silang lalapit dahil sa pagbabago ng kanilang kalooban sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Yun ang nangyayari kay Paul. We see a man who was really proactive. Hindi lang passively resisting the gospel. May mga passive people na nagre-resist. Nakikinig lang, pero sa kanilang puso ay tumatanggi. Passively. Wala silang ginagawa. Tahimik lang sila. You proclaim the gospel to them, but they do not receive the gospel. They are passive, resistant people. Now, meron pong active na tumatanggi. Nakikipag-debate sa iyo, active na po 'yun. 'Di ba? Hindi lang passive na nagre-respect lang, kundi active. Nag-strike back, nag-fight back to refute the message of the gospel kung kaya nilang i-refute. Pero si Pablo ay hindi lang po passive na verbally, hindi lang active na verbally active in resisting the gospel. No. He was physically active dahil meron na talaga siyang hakbang na ginawa upang lipulin ang iglesia ng Diyos. He actively persecuted the Church of Christ. Proactive in that sense. Dahil siya yung nag-initiate. Humingi siya ng permission na pumuntang Damascus upang dakpin ang mga Christians at dalhin pabalik sa Jerusalem bound. So we see a man whose will and inclination is obviously opposed to the cause of the gospel. But what happened? There was a radical change in his direction. Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? I am Jesus Christ whom you are persecuting. At ano ang sagot? What do you want me to do, Lord? So there is now a radical change of direction from someone who is actively kicking against the gods to someone who is now submitting to the authority of the Lord Jesus Christ. Lord, what do you want me to do? There is now this new inclination, submission. Totoo ba yan sa puso mo, kaibigan, kapatid? Have you been delivered from your utter rebellion? From the state of gross rebellion and disobedience to the condition of utter submission to the Word of God? Or are you still raising up your fist against heaven instead of bowing down at the feet of Jesus Christ and submitting to all that He wants us to do? Your answer to that question will really determine whether you are Christian or not, whether you are just being deceived. Remember ang sinabi sa Psalm chapter 103 verse 3, 110 verse 3 rather, my people will be willing in the day of my power. They will be willing in the day of my power. Those whom the Father has given me will come to me.
And those who come to me, I will never cast out. And then if we will read Romans chapter 6, verse 16 to 18. Malinaw ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan, unang pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. This is the clear journey of a true convert from point A to point B. From point A to point B. Again, kaibigan, naglalarawan ba ito sa buhay mo? Or yung biblical na paglalarawan sa tunay na Christian ay malayong malayo sa buhay mo. May the Holy Spirit open your hearts and your eyes upang makita mo ang tunay mong kalagayan. And come to Jesus Christ just as you are. Come to Jesus Christ just as you are. You don't have to change yourself because you cannot. You don't have to cleanse yourself because you cannot. Let the blood of Jesus Christ cleanse you. Only the blood of Jesus Christ can totally cleanse you from all of your sins. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa biyaya ninyo ng kaligtasan sa mga makasalanan na tulad namin. Hinihiling po namin na hindi po namin ibaling ang aming paningin mula sa tunay na ebanghelyo at bumalik kami sa merit-based salvation creed. At tulungan ninyo ang mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, na babuksan ang kanilang mga mata, or buksan ninyo ang kanilang mga mata, hinihiling namin, O Diyos, upang kusang loob silang lumapit kay Jesus upang sila ay maligtas. At samahan niyo po kami sa aming pagpapatuloy sa aming pagsamba mula umaga hanggang sa hapon sa araw na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.